mga suma na at kasoy, syempre po Antipolo City. Pero ngayong umaga, ito rin ang lugar ng ating tree planting project. At nakakatuwa dahil naitanim na namin ang mga seeding na hawak namin kanina. Katulad ng nakikita nyo ngayon. Ito yung sa akin. And one of the cool thing about planting a tree is kayo ang mapapangalan dito. So as you can see, Glee. Dapat ilalagay na namin dyan, Good Morning Club Glee, para maalala nila na we were all here. You can name it anything you want. So mamaya, tingnan natin yung mga puno ng ibang nagpanim dito. Kita nyo naman, may mga names sila at iba nilang mga volunteers. Nilagyan na nila ang pangalan nila para after a few years, magbalik nila, alam na nila kung gano'n nakalaki yung mga puno na tinanim nila dito. At syempre, ilang kids na tumulong sa atin. Kausapin din natin ang mga mommies at yung mga bata. Hi, mommy! Kumusta na po kayo? Okay lang naman po. Ayan, Mommy Marisa, tama po ba? Ayan, Mommy, bakit na naisip ang isama yung mga anak ninyo para sa tree planting? Para malaman niya kung ano yung kahalagahan ng pagtatanim ng puno sa paligid natin at saka kung ano yung magagawa nito sa future. Okay, yung Mommy, alam niyo kasi kung ano yung importansya ng pagtatanim ng puno. Pero yung mga anak na sinama niyo dito, alam ba nila? Oo, alam naman niya. Na-inform ko naman siya at saka masyado siyang nag-enjoy so far. Ayan, maraming salamat po ha. Ayan, kausapin naman natin yung anak ninyo na si? Si Shane. Hi, Shane! Yan. Nakakatuwa ka naman ang aga-aga mo pumunta dito para magtanim ng puno. Alam ba ng mga classmates mo na nandito ka nagtatanim ng puno? Hindi po. Kukwenta mo ba sa kanila pagbalik mo sa eskwelahan bukas? Opo. Yan. Na-enjoy mo ba yung experience mo sa pagtanim ng puno ngayon? Opo. Ano ba ang importansya ng pagtanim ng puno? Alam mo ba? Para po hindi magkaroon ng baha. Ng baha? Yan. At ano yung ano? Ano yung pinaka na-enjoy mo sa pagtatanim? Yung talagang hands-on ka sa pagtatanim o yung kasama mo yung mommy mo at yung mga sisters mo? Pagtatanim ko ng halaman. So mas na-enjoy niya yung pagtatanim kaysa yung company ng natin. Alright, thank you so much, Shane. Thank you. Kwento mo sa mga classmates mo para sila rin magtanim ng puno, ha? Yan. Eto, isa na naman tayo makakausap ngayon. Siya naman, first time niya magtanim. Si TJ Sanchez naman ang kakusapin natin. Hi, TJ! Kumusta naman ang first experience mo sa pagtanim ng puno? Siyempre po, masaya at saka po napaka-swerte ko po na ma-experience sa tree planting for the first time. For the first time. Pero dati mo pang gusto magtanim ng puno, di ba? Pero wala ka lang talagang opportunity. So from now on, gaano ka kadalas magtanim ng puno? As much as possible po na pwede kong magawa. Alam nyo, mga kapatid, sa Korea kasi, meron tinatawag na tree planting day. Tapos yung day na yon parang field trip ng mga bata. So yung mga grade school, yung mga high school students. Sa umaga, papasok sila na maaga. Tapos lahat kami pupunta sa nearest tree planting area. Tapos lahat kami magtatanim doon. Tapos katulad dito, ilalagay din namin yung mga pangalan namin doon. Siguro, magandang ideya yon na magkakaroon din tayo ng tree planting day dito sa Pilipinas para lahat ng mga estudyante malalanasan yung mga naranasan ni Shane. Thank you so much, TJ. Magtanim ka pa ha, next year. Dapat marami na yung puno mo dito. Ayan mga kapatid, nakaka-fulfill talaga magtanim ng puno. And you know deep down that you've really done something to help the environment. Kaya naman kung gusto nyo maging makatulong at maging better si Mother Earth sa mga susunod na henerasyon. Eto, there's no better way than to plant trees now and give them a better place to live in. Huwag na natin hayaan makaroon pa ng mas maraming komplikadong problema ang mga bata as they grow old sa paligiran kung may simple solusyon naman dito. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. Magbabalik po ang Good Morning Club!